Okay guys, welcome to my channel, Ribs Caparino. Ito na naman ako ngayon para ituro sa inyo paano gumawa ng buns. May tawag din dito na iba, yung sinasabi ni Dini Rolls or Clover Leaf Rolls. Ayun. Guys, ang recipe na to ay malambot lang. So, pwede nyo pong itry sa bahay nyo. Kung may time kayo. Then guys, sa kalimitan hinahain ito or hinahanda natin pang merienda. So, mas masarap ito guys kung lagyan nyo ng butter with queso or margarine, sugar or whatever. Kayo na pong bahala. So, let's get started. Okay guys, mayroon tayong 1 cup na warm water. Lagyan lang natin ng 2 teaspoon na yeast. Bumili lang ako ng tingi na yeast guys. Tapos lagyan natin siya ng 1 tablespoon na sugar. Paglaluin lang natin. Make sure lang na maghalo yung matunaw yung liquid, yung sugar and yes sa water. Set aside lang. Siguro mga 5 minutes. So, prepare natin yung ating dried ingredients. 3 cups of all-purpose flour. Dali guys, ayusin ko lang ang aking camera. Pasensya na kung malayo. Nasira kasi yung aking tripod. Ayan, 1/4 cup na white sugar. Pagalaluin lang. Ayan. Then, ilagay natin yung ating pinaghalong yes saka warm water and white sugar. Then, yung 1 piece beaten egg. Halo lang natin uli. Make sure lang na maghalo yung dry ingredients sa liquid. And guys, hindi nyo po nakikita. Pasensya na po. Ayan, meron akong lard o shortening guys. Lagyan lang natin yung table para po hindi po dumikit yung ating dough. Pwede rin oil kung wala kayong lard guys o shortening. And transfer na natin sa ating table lang to. Okay, lagyan lang natin ng oil yung ating kamay. Yun. Masa lang po natin. Tuloy-tuloy. Dapat, guys, mayroon kayong extra flour. Yun. Ayun, gagamit ako ng scraper. Ayan, lagyan lang natin para iwas dikit. Yan guys, papansin nyo dumidikit sa kamay ko. Lagyan na natin siya ng oil, 3 tablespoon na oil guys. Prepare ako ng 1/4 so hindi ko rin naubos. Masa lang ng masa hanggang sa maganda yung makuha natin yung kanyang magandang consistency. Ayan guys, napapansin nyo hindi na po dumidikit sa kamay ko. Yun, pwede nyo i-check guys sa pamagitan nun. So kung
napupunit siya o hindi. So, okay na siya, guys. Lagay lang natin sa ating bowl. Make sure lang na yung bowl nyo may oil para hindi po dumikit once na lumubo. Yun, set aside lang natin. Hanapin ko lang ang aking cling wrap. Hindi ko alam kung saan ko nalagay. So, ito, towel na lang po. Cover na ko na lang po ng towel. So, siguro guys, ma 1 hour. Okay guys, i-check na po natin ang ating dough. O, nagdoble na po siya ng lobo. So, i-punch lang po natin. Punch out lang po para po matanggal yung hangin. Ayan, ang lambot po. Yun. Cut lang po natin siya. Paghatiin lang po natin. Kasi maliit lang po yung, konti lang po yung dough natin. So, isang hati lang po. Ayan guys, putol-putulin lang natin. Ayan. Tansyan nyo na lang po. Depende po sa inyo kung gaano kalaki gusto nyo. Ayan. Then, yun, bibilogin lang po natin. So, hindi naman bilog guys, kasi ang ginawa ko parang oblong. Ayan. Make sure lang guys yung pan natin may oil. So, gamit ko dito na baking pan is yung size niya 8x12. Kasya lang po siya. Depende sa inyo guys kung anong gusto nyong tawag nito, design. Pwede nyo rin bilog kung gusto nyo ng buns. O di kaya yung sabi nilang clover leaf. Ang simple lang guys. Madali lang po siyang gawin. Siyempre, sinasabi ko nga pagdating sa tinapay, konting tiyaga lang po. Ayan. I-arrange lang po natin. Ayan guys, tingnan nyo. Ayan. So, okay guys, takpan lang natin siya ng towel ulit. Then, siguro 1 hour or magdoble po ng... Okay guys, tingnan nyo. Nagdoble na po ng logo yung ating dough or tinapay. So, make sure lang na preheated oven natin ng 30 minutes bago natin isa lang. So, ayan guys. Ilalagay ko na po siya. Ayan. Siguro, check nyo na lang guys hanggang sa mag-brown, lightly brown or 15 to 20 minutes. Ayan guys, i-check natin. So, ayan na po yung ating tinapay. Okay po, luto na po siya. Ayan. Ayan. Tanggalin lang po natin sa oven. Ayan po, pasensya na po. Hindi po pare-pares yung laki o sukat. Then guys, i-check natin. Ayan na po siya. Yun. Ginawa ko lang to para lang pamarienda namin. Ayan, ayan guys, ang lambot. Ayan po, mainit po siya. Mainit pa po. Ayan guys, kung bago pa kayo sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the button bell para po ma-update po kayo sa mga susunod kong mga video guys. So maraming salamat po sa susunod na video po ulit.